Red. Ayan, mag-sign ka muna. Mag-vlog lang ako. Sige. Sige. What's up mga Pops, maraming salamat pala sa mga sumuporta at nag-share at subscribe yung channel ko at maraming salamat. Take ko ngayon is how to process security license at sana may mga matutunan kayo dito sa content ko na to. First tip na dapat gawin nyo ay pumili kayo ng legit na training center na dapat pasukan nyo para kumuha ng security training certificate. Lahat ng mga requirements na dadali nyo sa Camp Krami, magkakaroon nyo lahat sa training center na yung pag-trainingan. Mag-undergo din kayo ng drug test, neuro. Sa training center nyo din makukuha yung drug test, neurological test, at saka yung firing certificate nyo. First na kailangan nyo gawin kung nasa training center kayo ay yung academic na tinatawag nila. Yung knowledge, ano-ano ang mga dapat mong gawin kung nasa actual service ka na. Like security protocol, security procedure, at ng mga preventive measure, yun yung kailangan mong pag-aralan kung nasa training center ka na. Especially sa customer service. Sa customer service, mapag-aaralan din nyo yan sa training nyo. Yan lahat yung mga kailangan mong pag-aralan para maging security, para maging qualified ka sa security license. Hindi naman lahat alam ko pagdating sa neurological test. Pero, i-share ko lang sa inyo kung paano kami nag-take, paano yung mga question na ibinigay sa amin ng proctor namin at saka yung mga associate, yung mga kategorya na inanseran namin. Pag mag-take ka ng neurological test, kailangan lahat ng mga tatanong sa'yo doon, masagutan mo at kailangan ang gagaling mismo sa'yo, hindi nang gagaling sa kasamahan mo, hindi nang gagaling sa tabi mo, yun, bawal mag-cheat doon. Hindi lang doon sa answer sheet nagbabase. Babase yan sa personality. Kung honest ka at ka, kung paano ka sumunod. Tip ko lang sa inyo mga Pops. Pag mag-take kayo ng neurological test, kailangan sundin nyo lahat ng question na ibibigay sa inyo ng proctor o kaya yung mga examiner. Just for example, based on my experience lang to, mga Pops, may question doon na situational. Mag-drawing ka ng hayop, tao, at saka bahay. Pag yun lang yung question sa inyo, yun lang dapat na yung susundin nyo. Hindi nyo na kailangan maglagay ng mga kahit anong design. Lagyan nyo ng parang, hindi nyo ng damo-damo. Yun kasi baka yung pa yung sanhin ng pagkabagsak mo. Then, may question din doon, arithmetic. Pag ma-answeran mo yun, may pag-asa ka, at saka baka may posibilidad na pumasa ka sa neurological test. May question din doon na, ano yung kinatatakutan mo? Ano yung kinatatakutan mo, yun lang yung ibibigay mo doon sa answer mo na yun. May interview din doon, kailangan mong ipasa yun. Kaya, good luck kung mag-take ka man ng neurological test. Pero ako, three times na ako mag-take ng neurological test dahil honest ako at saka sinusunod ko lahat ng mga question nila, lahat ng mga instruction nila. Hindi ako bumabagsak sa neuro. Pero siguro, alam ko, lahat ng neurological halos parpareho lang. Neurological test ng police, neurological ng gwardiya, halos parpareho lang yan. May iba man, kunti lang. Pero yun nga, kailangan honest tayo. Ayan. Step 3. Ayan. Ito yung pinaka-the best na na-experience ko nung nag-training pa lang ako. Yung firing marksmanship training course, yun yung pinaka-the best na na-experience ko kung paano magpaputok ng baril, paano ma-hit yung target paper. Ayan, yung nasa gitna na yan. Kailangan yung ma-hit yan kasi yun yung pinaka-big points na dapat yung ma-hit. Kung mas tumama ka dun sa bullseye, yun yung magiging high average mo. May points yan, bawat column dyan, may points yan. Bullseye, 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan yung ma-hit yan. Basta ma-hit mo yan, papasa ka na dun sa training. Mga reward dyan na ibinibigay dun sa training. Papakaila ako. Napangkanin eh. Pagkatapos ng firing marksmanship nyo, makukuha nyo na yung lahat ng mga certificate na
kailangan yung dalhin sa Camp Krami yung drug test, neurological test, and then firing range training course certificate niyo. At pagkatapos niya ma-release ng training center, kayo na yung bahala kung kailan kayo magpapa-LASP license. Yung LASP license, provided naman ni Susya yan. Kung sa pumunta na kayo sa Camp Krami, tip ko lang sa inyo, kailangan magtanong-tanong kayo. At kung magtatanong mo kayo dun sa mga uniformadong pulisan, I'm sure na hindi kayo tuturo dun sa maling pupuntahan niyo. Kailangan nyo din kunin lahat ng mga local papers niyo. BI, police clearance, barangay clearance, DI clearance. Yung DI clearance, kinukuha yan sa tapat ng Camp Krami. Magtanong lang kayo dun sa lahat ng mga pulis, lahat ng mga uniformadong officer. At ituturo kayo kung saan yung DI clearance kinukuha. Then yung core clearance, mayor clearance, yun yung mga requirements. Kumakalampag sa pintuan. Ayun. Yun yung mga kailangan yung kunin pag pumunta na kayo sa Camp Krami. Kaya, good luck sa inyo lahat mga pups. Ano ba yan? Si nanay natatawag. Ayun na. Ayun mga pups. Nag-change sa tayo ko. First step, pag nasa Krami na kayo. Kailangan yung hanapin yung Susya building. Yung bagong building na ipinayon ng Susya ngayon. Yung bago pa palang nakukuha ng lisensya. Kailangan mo lang pumunta sa old Susya building para i-verify yung old license mo na nag-expired. Kung ito ay legit. At kung legit talaga yung napag-trainingan mo. First mong gagawin kung nasa Susya building ka na ay hanapin mo yung window 1. Yung window 1, doon ibabalidate lahat ng mga requirements mo. Lahat ng mga training certificate na ibinigay sa'yo ng training center mo. At ibabalidate din lahat ng mga local papers na nilakad mo. Step by step dun, kaya kailangan very observant ka. Hindi ka maliligaw dun kasi may mga officer dun na nag-a-assist sa inyo kung saan kayo pupunta, kung ano yung nilalakad mo. Pagkatapos mo sa window 1, sa validation, pupunta ka naman sa window 2. Dun mo makukuha yung SBR na tinatawag. Dun mo babayaran yung lisensyang kukunin mo. I think nasa mga 500 yun. Kung maglalakad ka man ng lisensya, ito type ko lang sa inyo mga pups. Dapat may extra money kayong dala. Kasi kahit umaga tayo pumunta sa Krami. Kabuti kayo ng alas 3 sa pagprocess lang ng lisensya nyo. Kasi napakadami talaga ng pumapasok sa security industry ngayon. Kaya kailangan maging very observant ka sa lahat ng makikita mo. Mas magandang i-take note mo kasi yung mga sinusulat mo, yung mga itinitiklar mo, yun yung magiging reference mo pagdating naman na magpra-process ka na naman sa susunod na lisensya na ipra-process mo. O di kaya dun sa mga kapamilya mo, sa mga kaibigan mo na gustong pumasok sa security industry, may share ka sa kanilang knowledge kung paano mag-process ng security license. Yung pagkatapos mo dun sa window 2, sa SBR, pupunta ka naman sa step 3. Step 3 naman, capturing mo. I-picturean ka dun. Yung picture na ititik sa'yo dun, yun yung ilalagay dun sa lisensya mo. Dapat naka-uniform ka na bago ka pumasok sa Camp Krami. Yung pagkatapos mo sa step 3, capturing, pupunta ka naman sa window 4. Sa window 4, dun yung releasing process. Antayin mo na lang natawagin yung pangalan mo para maibigay na yung lisensya na kinukuha mo. Ayan. Ito pala mga paps, minsan nagkakaproblema ng plastic license sa Camp Krami. Minsan yung binibigyan nila yung license certificate na. Yung license certificate, may validation date doon na kailangan. At bago mag-expire, dapat asikasuhin mo na pumunta ka na sa Camp Krami para makuha yung plastic license mo. Doon mo na makukuha yung plastic license mo. If ever man na, bigyan ka lang ng certificate. Yung temporary certificate naman, magagamit mo yung pag naka-duty ka na. Pero either time, dapat masikaso mo na makuha mo na yung plastic license mo. Ayun mga paps, I'm just hoping na sana gawin yung reference tong vlog ko na to at patuloy nyo pa akong suportahan. Marami pa akong gagawing vlog. Hindi lang to yung magiging last content ko. Shoutout pala kay Ronica Gimboliboot sa pag-ujuk sa akin na gumawa ng vlog. Shoutout pala kay Diming. Diming Kanayong. I-suggest mo sa akin kung paano mag-process ng iniwanan ng jowa. Gagawin ko yan. Kaso di pa iniwanan ng jowa. Ako nang iiwan. Shoutout din kay Kuya Mark Salamida. Lahat ng 35 subscriber ko. Maraming salamat. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Keep safe and follow the government implementation, our preventive measure, wearing face mask, and social distancing.
Thanks mga paps.